Marami na tayong alam kung ano yung mga mabisang pangontra sa mga aswang. Isa na dyan yung bawang, asin at kung ano-ano pa. Pero alam nyo ba na bukod sa mga yan, meron pa kaming natuklasan. Kung ano yun, malalaman nyo sa kwento ko. Isang mainit na gabi, Sir Paul, pati na sa inyong mga kapansit. Matagal na ako nakikinig sa channel na ito. Isa kang fan ninyo, kami na mga pinsan ko. Lagi kami nakasubaybay, kaya nag-interest din kami na magpadala ng kwento. Baka lang naman mapansin. Ako po si Intoy. Ang pinsan ko naman, si Bukol at Sansan. Sila kasi yung kasama ko sa kwento na to. Nakitira kami sa Isabela. Taong 2000 po ito nangyari. Kaming tatlo, nagtatrabaho kami bilang kargador. Isang beses, bago kami pumasok sa trabaho, usap-usapan na talaga sa amin na meron doon umaaligid na tiktik. May buntis kasi na nagkwento. Ang daming chismosa sa amin, kaya kumalat agad sa lahat. Siyempre, naalarma naman yung mga tao kung ano-ano yung pinagsasabi ng iba. May iba naman na naglagay ng kung ano-anong pangontra sa bahay. Yung si Tito Binigno naman, yung papa ni Bukol, numili ng maraming kalamansi. Sabi kasi ni Tito Binigno, sa kapis daw, yun yung dati nilang ginagamit. May dalaw daw na purpose yun. Una raw, sakali magpunta raw kami sa handaan, o kaya naman kakain kami sa ibang bahay, kantin at karinderya, patakan daw namin yung pagkain ng kalamansi. Lalo na yung ulam. Kung sakali magibaro yung amoy at biglang mangitim yung karne, o yung mismo karne ay nagbago ng itsura, karnero ng tao yun. Kung ganun daw, baka rin yung nagluto nun, mga aswang. Bukod doon, magagamit din daw yung kalamansi sa pagtaboy sa mga aswang. Takot daw ang mga aswang sa kalamansi. Ayaw daw nilang humahawak na kalamansi o kahit madapian lang sa balat nila. Para din daw asin yung kalamansi sa kanila. Yung katas kasi ng kalamansi, mapdi daw yun sa balat nila. Kaya para maging ligtas kami, palagi na kaming pinapabaunan ni Tito ng kalamansi. Tigi isang supot kami palagi. Hindi namin yun inaalis sa mga bag namin. Hanggang isang hapon, siguro da akong alas 5 o alas 6 na yata yun. Madilim na rin kasi. Naglalakad kami nila Bukol at Sansan. Abala lang kami magkwintuhan nun. Wala po kami sa kalye nun. Doon kami dumaan sa alam naming shortcut. Medyo maraming puno doon tsaka halaman. Napahinto na lang kami nung biglang gumalaw yung tampak ng mga sanga. Meron po kasi mga sanga ng puno. Nakatambak siya. Palagay namin may may-ari na yun. Pero pinagtaka lang namin bakit bigla yung gumalaw. Inisip muna namin baka bayawak. Baka ano, baka ganyan. Kaya hindi muna namin inintindi. Pero noong naglakad na kami uli, may narinig kami sa likod na parang may tumakbo na mabilis. Napalingon kami agad sa likod. Pero ang nakita lang namin, yung mga halaman na gumagalaw. Parang doon dumaan yung tumakbo. Hindi pa sana kami kakaripas kung hindi lang namin narinig yung parang ungol. Nakakatakot na ungol po yun. Parang asong nasisiraan ng bait. Kaya kaming tatlo, nagtakbuhan na agad. Hindi na namin hinintay na may makita pa kami. Pagkatapos ng isang linggo, may pinuntahan kami okasyon. Birthday na ang kaklase ni Bukol. Si Bukol ang talagang imbitado. Pero dahil nga gusto namin makikain, sumabit na kami ni Sansan. Siyempre, hindi namin kinilimutan yung paalala ni Tito. May dala pa rin kaming kalamansi. Marami pong handaan. Nagtaka nga yung kaklase ni Bukol kasi ang dami namin dalang kalamansi. Samantalang meron naman daw sila. Bago kami kumain, pinatakan muna namin yung mga ulam. Nakahinga kami na maluwag kasi hindi naman nag-iba yung amoy ng ulam. Kaya ayun, masaya kami nakikain nun. Pero nang pauwi na kami, dito na talaga kami nagimbal. Kinilabutan kami dahil dito. Nang nandoon na kami sa may kawayan na tulay, may nakita po kaming asong itim. Nakaharang siya sa dadaanan namin. Kaya siyempre, binugaw na lang namin siya. Pero nakatingin lang siya sa amin. Hindi siya umaalis. Yung tingin niya sa amin, para siyang tao. Parang may sinasabi yung tingin niya. Kumuha ng maliit na bato si Sansan.
Binato niya aso. Tinamaan ko yun sa ulo. Tapos, sandaling gumuko yung aso. Biglang umangat ulit yung tingin. Nakalabas na yung pangal niya. Tapos, galit na galit. Nanlaki yung mga mata namin. Nung parang nag-iiba na siya ng anyo. Mas lumalaki po siya. Tumatangkad siya. Tapos parang nagkakatawang tao. Napasabi agad kami ng aswang. Nang matanto namin yun, bigla naming naalala yung mga kalamansi. Pero bago namin makuha yun, bigla niya kami dinamba. Buti na lang, nakailag kami. Si Bukol nga nalaglag po sa ilog. Mabuti na lang, malinis po yung ilog. Pero napatagal kami dahil kay Bukol. Hinaltak namin siya. Tapos tumakbo na kami paalis. Nang makalayo na kaming kaunti, hindi na namin nakita kung nasaan yung aso. Basta ang alam lang namin noon, nakapagbago na siya ng anyo niya. Sobrang takot na takot kaming tatlo noon. Kanya-kanya kaming hawak na kalamansi sa kamay. Akala namin, hindi na kami susundan ng aswang. Pero, may humila po ng damit ni Bukol. Tapos si Sansa naman, napuupo sa lupa. Sigaw na sigaw si Bukol. Parang tanga. Buti na lang, hindi siya nahigit. Yung mga hawak namin kalamansi, pinagbabato namin sa mukha ng aswang. Talagang hindi siya makalapit sa amin. Pero parang hindi naman siya nahapdian. Hindi gaya ng sinasabi ni Tito sa amin. Nang makabelo kami, saka lang kami tumakbo. Hinabol pa rin kami ng aswang. Pero hindi niya kami naabutan. Kasi nasa parte na kami ng maraming ilaw. May sasakyan na rin na dumadaan. Natataranta kaming umuwi ng bahay. Pinuntahan agad namin si Tito Binigno. Inisikaso niya kami kaagad. Sa sobrang takot, hindi kami makahinga. Pinainom muna niya kami ng tubig. Nang kalmado na kami, si Buko na ang nagkwento na nangyari. Yung nanay niya, ayaw kami paniwalaan. Pero si Tito, naniwala siya sa amin. Nakita niya kasi yung punit sa damit ni Bukol. Tinanong kami ni Tito kung nagamit daw ba namin yung mga kalamansi. Umami naman kami. Pero nung sinabi namin kung paano namin ginamit, minuro kami ni Tito Binigno. Bakit daw namin pinagbabato? Talaga raw hindi tatabal ng aswang. Hindi raw binabato yun. Winiwisikan daw ng kalamansi yun. Sa inis ni Tito, pinagbabato kanya kami isa-isa. Sinabihan niya pa kami ng mga inutil. Natanto na lang din namin. Na oo nga, ang tanga-tanga pala na ginawa namin. Magmula nang mangyari yun, tinuruan na kami ni Tito kung paano ang tamang paglaban. Ang ginawa namin, nag-ipon kami ng kalamansi sa plastic bottle. Pinigaanan namin yun. Sabi ni Tito, sakaling makain kwento ulit, sabuhin daw namin ng kalamansi. Hindi na namin hinaluan ng tubig. Purong kalamansi talaga. Mas solido raw kasi kapag walang tubig. Pumapasok pa rin kami sa trabaho nun. Yung iba namin katrabaho, nagtataka. Kasi lagi nilang nakikita yung dala-dala namin. Tinawanan pa nga kami nung sinabi namin pangontra sa aswang yun. Ilang gabi rin kami hindi mapakali. Lalo na kapag uuwi na kami. Tapos ginagabi na. Nagkataon pa nga na dun muna kami sa bahay nila Sansan. Yung tatay at nanay niya kasi lumuwas sa Maynila. Nakalimutan ko na po yung dahilan. Basta yun na yun. Bali ang kasama lang namin sa kanila yung kuya ni Sansan. Tapos yung asawa ng kuya niya. Tumira muna kami sa kanila. Kasi maluwag naman daw doon. Isa pa, kailangan na kasama ni Ate Josie. Si Kuya Pancho kasi umaalis ng gabi. May trabaho kasi yun sa misabungan. May sala sila Sansan. Doon muna kami tumambay saglit. Inuman na konti. Basta binabantay namin si Ate Josie. Kumalat na kasi sa lugar namin yung kwento tungkol sa aswang. Pinakalat kasi ng mga tricycle driver. Madalas kasi sila ang nakakakita sa daan. Habang nagiinom kami, lambanog pa nga yun, lumabas ng kwarto si Ate Josie. Pinakiusapan niya kami, natingnan daw kung may tao sa likod. Yung kwarto kasi nila may malaking bintana, gawa lang sa kahoy. Pero matibay po yun. Tinanong namin si Ate Josie. Sabi niya, para daw kasi may nalaglag na tao galing sa bubong. May kutob na kami kung ano yun. Pero hindi namin sigurado. Bukod kasi sa mga aswang, marami din magnanakaw sa amin. Iyon yung mga isa sa hinala namin.
Lumabas kami tatlo ng bahay. Siyempre, dala-dala namin yung kalamansi. Nakainom na rin kami. Kaya naman malakas talaga ang loob namin. Dahan-dahan pa kami. Pinilit namin na makinig sa tunog. May parang nagbubukal kasi. Rinig namin na parang may tao nga dun. Salit na humawak na kutsilyo o itakman. Ang hawak talaga namin yung kalamansi. Nakatutok na nga agad. Pagpunta namin sa likod ng bahay, wala naman kami nakita. Pero napansin namin yung mga sirasirang silya na nakatambak na iba na ng posisyon. Nakuha na namin agad yun. Kaya tinignan pa namin yung paligid. Sa gilid, wala naman. Sa silong din naman, wala din. Pero nang tumingala kami, doon na kami nagimbal. May lalaking maitim ang mukha doon, nakadungo sa kanto ng bubong. Sa takot namin, nagunahan kami makabalik sa bahay. Sa pagmamadali namin, nagkanta untog-untog kami. Tumama pa nga yung kilila ni Sansan sa bakal. Nagdugo yun, kaya medyo tinulungan namin siya. Pagtingala namin ulit, wala nang aswang sa bubong. Naalala namin, naiwan pala namin bukas yung pinto. Nag-alala kami, kasi baka pasukan si Ate Josie. Ang ginawa namin ni Bukol, iniwan namin si Sansan. Mas malaga si Ate Josie. Sa isip ko noon, bahala na muna si Sansan mamatay. Basta, huwag lang kami malagot sa kuya niya, kasi baka kami imapatay din. Pagpasok namin ng bahay, nagsisisigaw na si Ate Josie. May lalaki raw kasi siyang nakita, nasa pinto daw, nung bago kami dumating. Kami naman, pumasok na rin sa bahay, sinari yung pinto. Pero ilang segundo lang, naalala namin na naiwan pala namin si Sansan. Katok siya na katok, tapos mura siya na mura. Galit na galit siya sa amin. Sa sobrang galit, sinapak niya agad si Bukol na makapasok siya. Pero hindi naman kami nag-away-away. Ang mahalaga kasi sa amin noon, maprotektan si Ate Josie. Buntis kasi siya noon, 5 buwan na. Maya-maya, tumahimik po. Sinara namin lahat ng bintana. Si Ate Josie, nilagay muna namin sa banyo. Yung banyo lang kasing bukod tangi simento. Kaso nga lang, napasigaw din si Ate Josie. Meron to kasing hindi nagbuhos. Pero ganun pa man, hindi na namin siya pinalabas. Bahala siya sa loob, kahit mabaho. Maya-maya, biglang nabutas yung bubong namin. Tapos may lumusot na kamay doon. Ang tangang Bukol, salip na sa buhay na kalamansi. Yung plastic bottle yung pinambato niya. Inis na inis ako sa katangahan niya. Pero ako na yung nagkusa. Ako na yung nagsabi ng katas sa kalamansi. Mabilis pong nawala yung kamay sa butas. Kahit na nadugo yung kilay ni Sansan, siyang tumuli sa akin magsaboy. Si Bukol, parang bata na naduduwag. Napakatakot. Mas nauna pa siyang tumili kaysa sa amin. Sa ginawa namin ni Sansan, biglang nawala yung tao sa itaas. Este, yung aswang pala. Lumipas yung 10 minuto. Wala na talaga. Kaya pinalabas na namin si Ate Josie sa banyo. Halata sa mukha niya na mamamatay na siya sa baho. Wala kasing tubig na pambuhos doon. Hindi nakapag-igib eh. Naubos yata. Basta ang alam ko lang, hindi ako yung tumai doon. Lahat kami nagsama-sama sa iisang kwarto. Pinasiksik namin si Ate Josie sa may sulok. Tapos kami tatlo nakikiramdam lang. Siguro mag-iisang oras na rin yun. Wala nang bumalik na aswang. Natamaan kasi namin yung komenya. Nahapdian siguro sa kalamansi. Umuso kasi. Makalipas pang 1 oras, dumating na si Kuya Pancho. Kakagaling lang sa misabungan. Kinuwento agad namin yung nangyari. Pinakita namin yung butas sa bubong. Dahil doon, naglabas ng baril si Kuya Pancho. Pero kahit anong sigaw niya sa labas, wala na po talaga yung aswang. Sa gigil, lumabas na kami ng bahay. Malakas na ang loob namin. Kasi kasama na namin si Kuya Pancho. Nagpunta kami sa bahay nila Bukol. Doon na kami nagpalipas. Hindi na kami ginulo ng aswang noon. Tama nga si Tito Binigno. Naepektibo nga talaga ang kalamansi. Hindi ko pa rin makalimutan kasi ang dami nangyari. Ang dami ko rin natutunan. Napatunayan ko na ang mga aswang pala nandyan lang. Pagkakataon lang talaga
ang hinihintay nila. Binatukan na naman ni Tito Binigno si Bukol. Sinubok ko kasi, napakaduwag niya kasi noon. Kinaumagahan noon, nagsapit na kami ng mga kalamansi. Kasama ninyo mga bawang, tapos asin. Alam niyo kung ano yung pinaka nakakatawa dito? Nalaman na namin kung kaninong taong nasa banyo. Umamin si Kuya Pancho. At ayun, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pakikinig ninyo. Sana may natutunan kayo na ang kalamansi ay bagong pangontra sa mga aswang.